Oh, we're live. Hello. Okay, here we are, Cherry Love, checking in po para sa Fridays with MNC. Si M, si Mitch, nasa Pilipinas. Cherry Love po ang inyong lingkod, nasa Dubai. Para po sa aming opinion, inyo ang desisyon. Let's all welcome ang aking ka-Friday, Mitch from Pilipinas. Hello! Magandang gabi sa inyong tanan. Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood mula sa Pilipinas, Dubai, at sa buong mundo. Yay! Palakpakan naman! O diba, meron tayong palakpakan ngayon. Dami sigurong nasa gilid-gilid natin, Mitch, ano? Kamusta naman yung Friday mo? Nakikita mo ba yung aking background? Sobrang init. Against the light nga ako ngayon, but thank you na meron tayong mga ginagamit na, itong tawag nito? Bilog na light? Ring light? Ring lights. O, oh, diba? Ring lights. Nakikiring light din ako actually. So, that's nice. Kasi high-tech na tayo ngayon, but we just would like to be in a low-tech, you know? Kasi ito yung programa na kahit walang budget, magamit man tayong matutunan dito. Trending, okay. News, inyo ang opinion, amin ang opinion, inyo ang desisyon. Di po ba? So, mamimigay din tayo ng load. So far, your week has been busy kasi nagkwentuhan tayo kanina bago nag-on-air. So, kamusta naman yung highlights? Low, tawag ito, highs and lows of your week. Okay, let's talk about the highs. I think everything's high. Walang low, di ba? Kasi nakakaloka yung pagkabisi ko ngayong linggong to. And the good thing is that maraming wins in terms of my teammates, no? Na mga Filipino freelancers. Ayan, yung mga nag-online freelancing ngayon. And then, in terms of my personal business din, so ayan, medyo okay. Hindi medyo okay siya, and then at last I'm able to finish na this office setup. So ngayon kasi itong setup na to, actually I'm just inside my room. Wow. Ayan. Yeah, so salamat talaga, obvious. 'Di ba? So I'm just so happy and blessed na ayan nga natapos na rin yung opisina ko, but I think the thing is that alam mo naman sa Pinas, ang daming aso, di ba? So, mamaya pag nag-live ako, mag-show ako, or nagpa-podcast, ayan, ang daming aso. But anyway, it's a blessing. So, wala. Blessing din pati yung mga tahol ng aso. How about you, Cherry Love? All good, all well. Thank God. Tuloy-tuloy pa rin ang energy level. Like what you said, walang lows. But it's not normal, no? To be honest, may mga lows din tayo. Kaso lang, we tried our level best na maging high pa rin yung energy. Kaya nandito kami. Join us now para po sa aming Fridays with MNC. All the way till, anong oras ba? Kasi iba-iba yung time zone. Basta 1 hour lang to. Madalian lang to. Quick and easy. Ayan. So kung gusto nilang mag-join, syempre naman, anong gagawin nila, Mitch? Comment section. They can just comment in down below sa comment section. You can join, of course, and would be happy to read your comments about our topic for today. Your opinion matters. So ayan. Click nyo lang, type nyo lang po yung comments nyo down below. Ayan, and then, nga pala, as usual, mamimigay ulit tayo ng load na 500 worth of load. Okay, 500 worth meaning meron po tayong 5 mananalo today or tonight. Ayan, tapos tagwa 100 pesos ng globe na load. Tapos, ang mangyayari po neto is that you will just have to like, okay, page, our pages, both Cherry Love Dubai page and Copify CDO page. Ayan, makikita nyo po sa baba ng stream namin, pangalan, ayan, Cherry Love Dubai, that's the exact name of the page. And mine would be the Copify CDO na page naman. Ayan, like nyo lang yung page na yan. Tapos, syempre, share nyo tong live stream na to. Kasi, share. Yes. Diba? Share natin para marami namang pwedeng makigulo at makisali sa atin. This will be like a light conversation. Everything goes lang, so you can just give out your opinion and would be happy to discuss it in a healthy way. So yun.
Very well said. Talagang energy level ito, ha? Kasi first Friday ba ngayon, if I'm not mistaken? Yes. Agusto, yes. Daming po. And well, they say that we are already on our 6 month, if I'm not mistaken, from the lockdown, March, April, May, June, July, August. This is the 6th month. So I believe may mga changes from bad to not really bad, but to the good, better, and bigger. But we are entering into a new beginning. So again, meron tayong mga guests ngayon. Tsaka ibang episode ngayon ang itatackle natin. At syempre, all they have to do is just share their opinions. Kung gusto naman itulungan sila ng mga kaibigan nila, i-share yung page. Para naman, you know, we will collect opinions from other. Kasi sabi nga nila, you're entitled to your opinion. Okay? So in the meantime, Mystery will be here. Hopefully, nandiyan siya. Tapos, meron tayong mga guests na in-invite, no? Guests. Marami po yan. So, from Luzon, Visayas, and Mindanao, Philippines. Ang aming mahal. Okay, so ngayon, balitaan na tayo yung ating mga, syempre, trending or good points sa Pilipinas. What's up? Mitch? Okay. Nako, medyo, eto, medyo may challenge ako personally pagdating sa mga good points na kabuuan sa Pilipinas. Okay. Ano yung challenges na yan? Ano ba yan? O, ano yung mga challenges mo? Actually, gawa din to ng ano, ng pataas na pataas ng cases ng COVID-19, which is very, very, ano, tumpak dun sa magiging usapan natin ngayon. So yun, siguro ang magandang side lang dun is that in fairness sa government natin, ano, kahit ang dami ng mga opinion ng mga mamamayang Pilipino na negatibo, meron at meron tayong mga kababayan din. At very proud ako kasi eto yung mga Filipino freelancers, ayan, gusto kong ipapamayagpag ngayon yun at ipagyabang yung mga ka-freelancers, online freelancers ko kasi somehow, tayo yung nagbibigay ng parang boost sa ekonomiya gawa ng pumapasok na income sa Pilipinas. Okay? Tapos madalas ng mga online freelancers ngayon, yung nagnenegosyo ng e-commerce online, gaya ko, 'di ba? Nagbebenta ako ng Copify online. So eto kasi, eto yung income generating na nakakatulong kahit na bumabagsak yung GDP ng Pilipinas. Kabuuan yung sinasabi ko. So I think yun yung lighter side nun, na kahit papano na may ganyan tayong challenges, eh, may mga Pinoy pa rin sa puso na, alam mo yun, pusong Pinoy na lumalaban pa rin. So yun. And it's what really matters. Kaya nga, di ba, pinag-usapan natin yung highs and lows, but then we really acknowledge as well yung mga low points, yung mga low tides, but at the end of the day, we are trying and pushing ourselves to have these high tides in our life. So that's very good. And I think we deserve like siguro cheering squad niyan sa mga kabataan natin. Yay! Good points! Oh, wow. So that's very good news. At ano pa ba? Meron ka pang itagdag? I think yun lang. Yun lang for now. Gusto ko talagang i-highlight yung mga online Filipino freelancers natin na talagang ginagawa ang, I think hindi lang freelancers eh, yung mga Pinoy na rin na nakiki-online sellers na din sila. Ayan, so malaking tulong yon. At saka syempre, nakarehistro tayo sa DTI and BIR, so nakakatulong din yon pangdagdag na makapagbigay tayo ng taxes natin para may tawag dito, may pang-ikot naman yung gobyerno natin para dun sa mga proyekto na dapat na ginagawa para, alam mo yon, gawa ng paraan tong COVID-19 natin kasi talagang sobra na siya. Sobra na siya kung saan we're actually pushed, you know, when there are things that are challenging, it's time for us to be pushed with something better, bigger, and brighter. And that's really what matters. Hindi yung porket na lang nagganito yung situation natin, we will also be driven like this.
it's not good. So at least we have all the abilities, the initiative, that's very important. At syempre, ang bayanihan, that's very important sa ating, you know, characteristic bilang Pilipino. Okay, that's very good news. Sa amin naman dito, yes. Yeah, I think you've heard about yung Beirut, Lebanon blast. Oh, yes. No? Really, oh, yes. But we are actually sorry for what we have heard, what we have seen. It's really like very sad. But then the good news is the UAE sends 30 tons of medical aid to the country, to the people, to the citizens in Lebanon. So nag-extend po kami ng immediate government namin dito sa UAE, immediate and generous support that comes in for a high praise. So this is like, you know, we're also really proud of na immediate talaga yung assistance, ang generosity ng leadership po namin dito sa UAE. So, you know, when there is bad things happen, there's always good to balance it. So that's really very good news. And also, eto pa, last Monday, if I'm not mistaken, ayan, yung COVID-19, UAE has 90% recovery rate that has been announced last Monday po. So it's still fresh and we are so happy about that. So yung UAE reported already 90% COVID-19 recovery rate. That was last 3rd of August. And this was actually from the news from the Minister of Health and Prevention na si Sir Abdul Rahman bin Muhammad Al-Wasis. He made an announcement during sa isang press briefing. Okay, so meron na pong 5 billion tests as of Monday po yan that were taken across the country. And it has actually led to a very quick diagnosis of coronavirus, plus supportive care and leading to the successful recovery sa mga pasyente po. So with a total number of cases directed or detected dito sa UAE, that's like 61,163. Recovery stands for 54,863. That was as of Monday po. So congratulations sa mga good news natin dito sa UAE. Yes. Yan. So anyway, sa lahat ng mga gusto ding mag-share ng kanilang mga good news, open naman yung ating Facebook page, Copify Studio, Cherry Love Connecting Cabanas. We are here Fridays with MNC. Cherry Love ang inyong lingkod at syempre po si Mitch! Okay, so sana tayo ngayon. Okay, game na. Yeah, game na. Ito na ang ating pinaka-highlight kasi naiba nga ang ating episode ngayon. It's aming opinion, inyo ang desisyon. Kasi napaka-hot ngayon eh. Balita ko, Mitch, di ba, bumalik na nag-lockdown ang Philippines. Ano, Bay? It's everywhere. Actually, they're trying to do away with the word lockdown and they're using, well, we are using, I'm here nga pala sa Pinas, we are using MECQ. Diba? Okay. Kasi dati MECQ or yung Enhanced Community Quarantine. Ngayon, yes. There's MECQ, meaning there's Modified Enhanced Community Quarantine. Diba nakakaloka? O yun. So, memorize eh. Parang sa mga category na yan, parang stressful na siya. Stressful na si COVID, stressful na itong mga cases. Diba tapos mga categories pa? Okay, so tell us all about that. Tell us more. So yun, medyo ang Metro Manila, ayan na po, yun yung talagang medyo naka-MECQ talaga sila. Gawa din naman ng increasing na number of cases ng positive ng COVID. Okay. Tapos may mga parte din gaya ng Cebu na kasi sila yung parang second to Manila. Actually, parang may time pa nga nag-top sila in terms of yung mga nag-positive talaga kasi sa kanila yung within a community na nagkakahawaan, so dun na siya talaga nanggaling. Tapos netong mga I think the past week or past 2 weeks din si Mayor Inday Sara Duterte naman ng Davao nag-declare na din ulit siya ng
lockdown, but not really lockdown kasi iba naman yung term talaga na lockdown. But the MECQ nga, kasi modified, kasi talagang tumataas yung rate. Lalo mm-hmm. na ngayon na naging available na kasi yung rapid test kits natin. So, okay. May mga testing center na tayo. Although may mga usap-usapan na hindi daw ito accurate enough. Okay? Kasi parang laging pag ito yung ginagawang test, eh positive daw talaga yung test, parang ganun. Mm. And then also madalas dito naman sa Mindanao, kami kasi dito sa specifically Cagayan de Oro, medyo ano eh, kahit tumataas yung bilang ng mga nagpa-positive, eh napaka-positive pa din ng outlook ng mga Cagayanos. You know what? Sometimes, I feel na hindi siniseryoso itong napaka-seryoso na virus. Okay? So, actually, yes. That's what I'm trying to say. Kasi parang makaka-frustrate na, alam mo yon na yeah. Ikaw mismo na gusto mong may mangyari na, ikaw mismo na residente dito, parte ng Cagayan de Oro, gusto mo nang mag-lockdown and all. Pero yung sa government dito, parang okay, sobrang chill lang na, hindi, okay lang yan. Kaya natin to. Ganun. So, magsasarili ka na lang talaga ng quarantine, di ba? Sariling sikap na quarantine. So, that's what's happening here in the Philippines. May mga parts talaga na medyo, kaso, alam mo, ang weird eh. Okay, what is making it weird? Is it sa mga locals, citizens all over the Philippines or by region ba yan? Eto, Metro Manila. Okay. Specifically, Metro Manila, laging laman ng balita dito sa internet, sa news. Sinabi ng mag-MECQ sila kasi tumataas nga yung bilang ng positive ng COVID. However, makikita mo, lalo sa Divisoria ng Maynila, ang daming people, ang daming tao. Wala kang makikitang social distancing. Promise, literal, wala. Oo. Nakikita din namin yan sa social media eh. So, well, thanks for bringing it up additionally, but nothing is actually hidden nowadays wherever you are in any parts of the world. Kasi may social media at meron na mga balita kahit saan. So, with this episode today, sa ating aming opinion, inyo ang desisyon, ang pag-uusapan natin with our guests, I believe they're already here with us, who will join us, para po mabigyan din ang kanilang opinion na hustisya. So, we have here, wow! Ang gaganda na ating mga guests. Diba? And gaganda. Marami tayong mga bosses ngayon para sa kanilang opinion na sa pag-uusapan namin. So, welcome ladies and ladies and ladieses. How are you? Sa inyong lahat, we have actually Ingrid from Cebu City. And hi, ayan, nakakaway-kaway na po si Madam. At saka si, we have Mara G. Hello. Mara G. Yes. She's from Metro Manila, hindi po ba? Yes. And okay, so again, we have from Metro Manila, we have Mara G. From Cebu City, we have Ingrid and also Rusel from Iligan City. Welcome po sa ating show dito sa Fridays Hello. With Emmett. Hi! Ayan. Diba? Luzon, Visayas, Mindanao. Mindanao. Oh, galing. check muna natin yung blood pressure natin mga ladies, okay? Okay lang. Normal naman, normal. Walang taasa ng... walang taasan ng high blood pressure dito ngayon, ng pressure ng blood. But sa atin lang is ang bosses in terms sa recent na pangyayari ngayon sa Pilipinas. Mitch, try to ask what is our question to them. Okay, eto. Teka lang. Kasi nakasteady tong isang to, kaya dito ako titingin. Alam mo pala, Cherry Love, ito pa isang kwento ko. Hindi ko natiis kanina, kaya nag-share talaga ako sa wall ko. Kasi promise, ang internet ngayon sa Pilipinas, talagang gumagapang.
gumagapang siya ng para siyang napagod na pagong. Alam mo 'yon? Na-overload, kumbaga, na-overload. Oo, pagong na nga sa bagal, napagod pa. Eh di ba? Ang nangyari na. Okay, eto. Ayan. So, ang tanong ngayon para sa ating mga guest ngayong gabi, eto po. All right. Sang-ayon ba kayo na sang-ayon ba kayo sa pag-strict na lockdown or yung mga MECQ, ECQ upang maagapan ang COVID cases? Ayan. Taga lang. So, sino yung unang din natin ng boses? Shall we go first sa ulo, sa NCR, kung saan ngayon binalik na naman ang... Okay, sige. So, Mara, hello to you. Magandang gabi po. Yes, kamusta? Good evening. Okay naman. Okay naman kami dito sa Manila. Yun nga, so bumalik na naman tayo, di ba? So, yung tanong na kung sang-ayon sa strict lockdown, define strict muna. Wow. Kasi, okay, sige. Diba, let's define strict. Ano ba yung strict lockdown? Kasi, nagkaroon na tayo noon before, right? Nag-lockdown na tayo. Tapos, imbes na na-flatten natin yung curve, lalo pa siyang lumobo. So, nasan tayo? Minsan nakaka-confuse din sa atin na mga mamamayan na, okay, nag-lockdown tayo nung umpisa, nung mga less than 100 pa lang yung cases natin in Manila, strict lockdown daw. Tapos, lumobo na lumobo, hindi napigilan. So, ngayon, binabalik nila. So, I think, sana maipaliwanag ng government natin on ano yung purpose talaga again of locking us down again, di ba? And strict. So, does that mean nung umpisa, hindi pa strict? So, anong definition ng strict? Kasi kahit makikita mo ngayon, even me, no, I can see na pag tuwing lumalabas, anong purpose ng mga quarantine passes natin kung lahat naman makakalabas din? So there's a category. I think in each city sa Manila, may mga employee category, service category, businessman, businesswoman category, or representative sa bahay category. So kung lahat may category per household, so does that mean lahat din pwedeng lumabas? Kasi may category. So I can be identified as a businesswoman, you can be identified as an employee, and then someone from within the household can be identified as a representative ng household to buy food, ganyan. So lahat din lumalabas. So let's just first define strict. What is strict? Okay. So, in other words, pinaka short lang sa kung sa naintindihan ko lang ha, Madam Mara, you're saying na the strict implementation has not been implemented strictly. Ganon? Yes. Honestly. Okay, that's your point. So eto, punta tayo sa Cebu. Mayong gabi din ha sa imo, Madam. Madam, mayong gabi. Ingrid, kamusta? Sure, ha. Okay lang, magbisaya ko. Why problema? English, Bisaya, Tagalog. Okay, sige, go. Mitch can understand Cebuano, kay taga Cagayan man siya. I don't know with the rest, especially from Manila. From okay. Manila. Tanong natin, o sige, unsa man tong pangutana? Sang-ayon ba? Yeah, personally, yes. In addition sa, oh no, just to comment sa sa Manila, yung sabi niya lahat lumalabas, I don't think so because we at home, like ako, kami personally, not everyone is really going out. Ang problema lang, people make alibis, people make lies because they wanna go out talaga. Yung pag-implement ng ano, ng ECQ, sabi nila strict, no? But no, it's kada bitang just like they give the definition sa SAP, yung suod ang pinili. Mm-hmm. I don't know if you understand, if the people in Manila understand that. Ano yun? Sorry, hindi ko nangyari. SAP daw, di ba? Meron talaga yun. SAP, di ba? That's a social amelioration program. Ah, alleviation. Okay. Yeah, but what's happening here, lahat lumalabas because pagkakilala mo si barangay kapitan, pagkakilala mo si barangay konsyal, bigyan mo na lang ako ng pass, binabigyan mo na lang ako, ganyan-ganyan.
people, yung ang problema kasi ang mga tao eh. It's actually the people, walang disiplina. Kaya nga yung Cebu City, sikat na sikat eh. Diba, sabi ni President Digong na, sus, mga Cebuano, mga gahi dinig ulo. That's very true. If only no, na ang mga tao, they can understand really and try to grasp kung ano talaga ang purpose ng ECQ, whether it's ECQ or MECQ, pag mag-comply lang, mura pina Kim Chu ba? No, I mean, pag sinunod lang talaga natin, then wala man yun siguro. Kaya sa among case, kung man yun ko, kanang, I abide whatever is yung ano na law or mga regulations, sumusunod ako sa rules, ganyan, sumusunod yung pamilya namin. So, nakikita ko, especially sa mga informal settlers, sila yung mga hindi nakakaintindi, parang they're taking COVID parang less serious, parang, ay sus, virus ulit na ako, o baka mas bad ko, ganyan ba? So, kawawa yung mga nag-comply. Ako, favor na favor ako, just to contain and to be able to manage or control the rising of the cases, COVID cases. Pero wala, mas daghan man good ang informal settlers sa atong country. Mm-hmm. So, maglisod good. And then besides, there were rumors na ginegosyo nila ang COVID. You know, just like in Cebu City, and actually from Mandawi City, but still province of Cebu. In Cebu City, there was one motor vehicle accident. You know what happened when because the one who got namatay siya ba? The one who got the accident died, and he was admitted. When he was brought to the hospital, lalaki man. When he was brought to the hospital, dead on arrival. Pero ang giklaim dayon COVID. COVID dayon siya. Gideclare siya as COVID positive. Nya. Okay. Ipa-investigate gani na karon ni Governor Gwen kay kanang mo lagi na nasikat me because ginegosyo nila. That's the thing. So maglisod na taron the government. To be honest, if we're not gonna help, if you will just keep on bashing that the government is not doing something, wagi may tabo na to. Wala agad. Looy lang kailang. Okay, so taga Cebu yun, ha? Alright, talagang malakas ang energy kasi hard hit din sila na area eh. So, from Luzon, dapat may strict implementation. So parang si Mara kanina, hindi siya sang-ayon sa pag-strict lockdown kasi hindi niya nararamdaman yung stricto talaga na implementation. Am I correct, Mara? Yes. So kailangan i-explain muna nila, no? LGU, yeah, the LGUs. Tsaka yun talagang hindi yung porket yun nga, kakilala. O sige na, kilala kita. Okay, pwede kang magsuray-suray ba dyan sa daan? Parang gano'n, so, di ba? Ang dami natin dyan sa Pilipinas, ang daming kumare, kumpare. Totoo. Repetitive na lahat, kahit na hindi. Kahit kaibigan at kahit kabatian mo lang or katanguan mo lang, pag nakita mo na, hindi mo siya masisita eh. Di ba? Uh-huh. So yung mga officers, yung mga official natin sa barangay, porket kilala, nakatanguan lang araw-araw sa daan, nahihiya nang, oh, hindi ka po pwedeng lumabas, anong purpose mo? Bakit ka nandito sa labas, nasa ng quarantine pass mo? Wala nang ganun. And then there is really a discrimination. Kapag ka may mga checkpoint, kapag nakakotse ka, there isn't much question na saan ka papunta, saan ka galing, saan ka nakatira. Very, very little lang, di ba? So, pag ikaw ay naka-motor, bisikleta, doon or, na upet. Oo, doon, ang daming tanong, ang daming. Eh, what if nakasakay sa likod ko, COVID positive, tapos papasok ako sa isang lugar, wala na, nakalusot na. Because I'm driving a car or 'di ba naka so may ganun sa Manila. So hindi talaga yung strict na talagang hindi ako makakarating from this place to this place. So yun yung para sa akin, that's just an honest an opinion na na-observe ko talaga. That's right. So thank you very much. Also Mitch, pwede nating tanungin si Rosel from Mindanao, no? Hi, Rosel. Hi, good afternoon. Hello? Rosel, what's your take naman dito? Basically,
it's really better that we can have strict implementation, especially on lockdowns. As for my survey earlier with my friends, they actually are in, they actually would like to have strict lockdowns, but not total lockdown. It's just that meron lang, kailangan lang maging stricto at sumunod sa mga protocols din, so that we can actually go on, move forward, and ma meron tayong bayanihan system para ma-resolve natin yung issue. It's just that, well, most of the Filipinos are hard-headed people. They are very stubborn. Even some of the frontliners still have lapses. Even if of course we know that we should observe social distancing, pero alam naman nila na frontliners sila, highly exposed sila. They should be the one to be an example of implementing this strict protocol, di ba? So in other words, Rosel, dapat bang ibato yan sa ating mga government leaders and national leaders for the strict really implementation, or should the residents also cooperate with the implementation that has been given? Each of the individuals should cooperate kasi lahat tayo apektado. There's no way of we can do a point fingering kung sino yung mali at sino yung tama. It's just that we need to help each other. Kasi dito sa amin, we are only have 44 barangays, and mali lang kaming mag-contaminate kasi maliit lang yung area namin. So we really need to karang bayanihan act lang talaga with self-discipline. We are currently experiencing MGCQ right now. So, meron na kaming quarantine pass. So, dapat each of the household should only have one representative to go out so that ma-lessen namin yung contamination ng COVID. And right. We'll just have to, kung wala naman talagang a very important thing to do outside, just stay at home. And there's no point. And also, people should also know how to respect each other. Kasi yun, hindi ka dapat magiging self, kasi ang ano kasi ng Pilipino, culture. What is respect? We define strict. What is respect? Respect in the sense that we should be able to follow the protocol. Alam natin dapat kung anong dapat gawin. Dapat lang kayong sumunod kung ano dapat ang inaano ng kaukulan, especially if the government implemented something. Halimbawa, kasi meron kasing iba na nagpa-party pa rin. I see. Kaya pala nadagyan sa mga kaso. But was it in the implementation also of the restrictions rather? Sorry. Na include ba yan yung restriction of not social gathering is not allowed. It's social gathering is not allowed. As for IATF kasi, dapat 50% lang yung pwedeng makapunta doon sa venue. I also is actually an event stylist and coordinator here sa amin. But then, ako nga, hindi nga ako nagpo-push ng clients na magbubook sa akin. Kasi I know na parang distansya na lang ako kasi alam mo naman na dumadami na ang nagkakaroon ng COVID sa amin, sa place namin. And most at ngayon sa standing namin dito, most of the patients who have COVID are health workers actually. Frontliners yan sila, di ba? Okay, thank you for that, Rosel from Mindanao. Balikan natin si Ingrid from Cebu. So ngayon, sa pangalang question natin, kasi you have done your part already being a local citizen in Cebu, but then yet, what is the status now in the cases of Cebu? And sino ba ang dapat na managot sa pagtaas ng COVID-19 cases? Who do you think? People, government, LGU?
Can I say all of them, all of the above? Okay. I mean, we have to be responsible then in every action we do, may consequence yan eh. So lahat, as what, sino ba yung isa, yung the one we just... Si Rosel? Si Rosel from Mindanao? Oo. Yeah, si Rosel. Sabi niya dapat may cooperation. I mean, we really have to work, you know, kanang as one or the bayanihan. Remember, the purpose of having that Bayanihan Act is talagang to work as one. Pero pag, alam mo, it's so hard. I cannot say we have to blame the government. The government did their part. May mga issues, pero about money, but no, that's hindi naman yun ang ano eh, yung ano talaga is tayo ba, yung mga citizens. Kasi balita namin, sa Cebu, they blame it all to the government dahil nagtaas ang cases. No, yun ang ano nila, but I'm sorry, I don't go for that. I'm not blaming the government. I'm pretty sure, yung ano lang talaga eh, yung mga tao talaga, I mean, imagine ha, Alaska Mambali, example natin. When naging number one kami, all over Philippines, yung Cebu City, naging number one. It used to be Manila, pero naging number one yung ano, yung after the Holy Week, yung there were 37 citizens from Zapatera, Barilos, na nag-swimming. Nag-swimming, galit na galit si Governor Gwen. So sabi ni Governor Gwen, they were all arrested, they were all tested for COVID, and then all of them positive. But they're in one sitio lang sila. It's one sitio, one barangay, parang ganon. Ang nangyari, when they were subject for quarantine or isolation, yung iba tumakas, natakot. Doon nagsimula ang pag-spread. Kaya yung Mandawi, nagkaroon na din. Doon nagsimula kasi tumakas sila in different barrios, in different cities, in different barangays. During that time, sorry, during that time, may testing na ba that had happened or that was initiated by the government? The swab testing, it was not the rapid yet. Wala pa yung rapid na time na yun noong April dito sa Cebu. Pero yung swab meron na. Pero right. si government, Governor Gwen ang nag-ano noon. I don't know if, for sure, ano yon sa government yon. Hindi sila pinabayad noon. Kasi gusto lang malaman ni Governor Gwen kung positive ba talaga sila tapos na they went out for beaching. Wow, ha? Tapos, ang nangyari, yung sa Alaska, mabalik, this one, I saw on the video talaga na sus makabuang. Grabe ka, nakainan ko, my God, grabe ka mga way batasan. Very inconsiderate ba? Respect, walang respeto sa iba. Lalong-lalo na yung mga workers ba? Very sad, very sad talaga, very sad. That's talaga, why that's why it's actually ngayon, like a investigate na, by the way, just to inform you, FYI, pina-investigate na ni Governor Gwen kasi dinegosyo lagi nila ang COVID. There it's are very people bad. Dying Ante. Pero COVID pero pina-COVID. Yun din ang reason na surprising tumaas yung cases. So, ayun. Ngayon, hindi na kami number one. Nasa number 10 na ata kami. Yung Cebu City. Sa ganon. Yun ang pagkakalam ko, ha. That's the latest update. Well, it's still not actually a good news. Hanggat sa mawala na kalam. Compared to from 1 to 10. At least, ba? May improvement. Although, sa number lang, sa ranking, may improvement. Pero sa mga tao, walang improvement. Walang improvement. Okay. Siguro ang mga Bisaya po, kailangan lang po siguro mo kalma. Kay mga they say, Bisaya are really like high blood, di ba? Siguro sa panalangita lang. Kasi makipaglaban talaga tayo. Okay. Pero it's all about respect and stubborn kay sila. Malambot sa puso. Okay, Mitch. Thank you for that, Ingrid, for sharing your information. Let's go now to Metro. Ito nga, nakakatuwa eh, kasi... Ito pala nga, second question na ba tayo? Napaka-intense na ng usapan, di ba? Mararamdaman mo talaga, especially yung ito, galing talagang nasa Manila, tas nasa Cebu, right in the middle of, you know, where the heart is, na yung mataas talaga yung COVID na cases. Kami dito ni Rosel, medyo chill-chill lang, iligan kayo, hindi ako.
pero actually, wala rin lang talaga kaming magawa. Gawa nung, alam mo yun, the way our LGU are, you know, handling the cases. But anyway, let's go to Mara naman. Mara, ano, sino nga ba ang dapat managot sa pagtaas ng COVID cases? So I think sa Manila. So Manila, oo, sa Manila. Tingin ko walang-wala namang tama or maling-maling sagot. Pero for me ha, with the rising number of cases ng COVID, I think we are at a point na useless na to identify kung sino yung dapat managot, no? I think what we should do is just to cooperate kasi let's just say na okay, it's the government to blame, for example. So, anong next? So kung sila na ang may kasalanan, so anong next, okay? So if we say naman na we are the ones na who is responsible kung bakit kumalat niyan. So anong purpose na naman? I think what I'm saying is let's just go directly to the solution na lang on what we can do. Let's just follow, you know, listen to the LGUs and it starts within eh. So kung wala namang importanteng gagawin sa labas and all, wag nang lumabas. So ngayon hindi na siguro tayo at the point na okay, si government or you know, and there's really more to COVID now na nangyayari na siguro hindi natin alam, no? And there are people na sobrang seryoso yung COVID, there are people na hindi masyadong seryoso para sa kanila, so it's just really hard eh to point finger kung sino. Siguro ang mas maganda i-point na lang yung finger sa atin lahat, diba? Because at the end of the day we are all responsible and at opinion ko lang ha, with all what is going on, not only in Philippines, but this is a global kasi, global pandemic. I think it is also like a big call from us. It's not all about the government. The government is there, not to position themselves, to actually lead. But then who will actually have the voice to embrace the leadership of our individual government? Hindi, sino ba yung government? Tayo, di ba? So, that's just my opinion. Anyway, I think Ms. Terry can join as well. With us for her opinion. Is she with us direct? Kasi we have to move on now sa isang question pa, Mitch. Okay? Ingrid, Mara, and also Rizel. Sa tingin nyo ba, ano ang dapat gawin ng mga mamamayan to prevent the further escalation ng COVID cases? Mm-mm. Yeah. So, Rosel, can we have your opinion as well? Yes. Yes. I think para hindi lalong lumala yung sitwasyon, I think we should start, yun nga yung sabi ko kanina, just have self-discipline. Talungan natin isa't isa. We should not go out kung wala namang kailangang gawin sa labas, and we should just stay at home and yun nga yung discipline lang talaga at respect na kailangan natin para ma-resolve to, kasi nga kahit nga nasa labas ka, if you are just 6 feet away from the person, you are still has a possibility of being contaminated. So how much more if you don't have social distancing at all? So grabe yung ano, hindi natin dapat i-underestimate yung effect ng COVID. It's because we cannot see the virus itself. So that's the only thing. Ang yung talagang pinaka-best na gawin is we just have to stay at home. I think yun lang talaga. Wala na sigurong iba pang pwedeng gawin kasi nandyan na. At saka we'll just wait for the siguro sa vaccine kung meron na i-ano sa atin. Right, stay home and just wait for the vaccine. That's your opinion. But before that, kasi hindi kita natanong kanina regarding sa Iligan case, Iligan City, which is part of Mindanao, no? So, sino ba ang responsable talaga at mananagot sa pagtaas ng cases ni John? How is the cases? Is it like spiking or maintaining or slowing down? Before na hindi pa inaccept yung LSI at saka yung mga balik programs, okay naman sana to ilan lang yung cases. Siguro hindi pa umabot siguro ng 10 that time. Pero yung
gradually, nung meron ng bumabalik na mga LSI, tsaka yung sa pabalik program ngayon sa OFW, parang dumami na, tsaka yung hindi na na-implement yung ECQ, lalo nang meron na kami kasing local transmission dito. Kaya lalo siyang lumalala ngayon. As in, ano talaga, everyday we have reports like there are 5 people who are positive and the next day another 5 sets. So, kung magmumultiply lang sila lahat, eh, anong mayari sa amin? Uh-huh. Anyway, so, I'm praying for all of your safety sa Iligan. Thank you for sharing your updates as well and your opinion. Si Ingrid naman at saka si Mara, no? Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin mismo sa mga locals dyan po sa mga lugar niyo? Cebu, mga Bisaya, mag-stay home. I agree with Ms. Russell. Ano lang talaga, and I pray for all of us na sana maging considerate lang naman. You know, always have that respect to others. Kay, if we don't have that, patay, wala dyan. Wala ka nang, labi na ka nang murag, they're just thinking of their own na, magawas ko because I need to buy this. And anong mga ingana-ingana lang bitaw, sakto to stay at home. If there are no emergencies or nothing important, then just stay at home. Maurag yun na. That's the best siguro way to do. Just stay at home lang yun. And then for the LGUs, nagdo naman sila silang part. Ang kanilang mga barangays, kanibang mga gagmay nga, mga kanang government positions ba, kanang sila lang mo'y, I don't know, di, mao siguro ang ilang pamaagi sa pagpa-implement. That's it. But stay at home. Okay. That's a very good reminder po sa lahat ng mga taga Cebu at sa buong Pilipinas at syempre kami dun dito na nakakonect no sa Fridays with MNC, may mga relatives at family din kami dyan. So it may not be in Cebu, it may not be in Manila, or yeah, I have like family in Manila as well, a loved one, a member of the family. So that's also very important just to stay home and cooperate, respect. Is it the same with you as Mara in Luzon? Sino sa tingin or ano sa tingin mo ang dapat gawin sa ating mga mamamayang Pilipino to help contain the spread of COVID? Siguro ngayon medyo off nang sabihin na huwag magpanic kasi marami nang nagpapanic, pero talagang presence of mind din sa atin ano, at let's make sure na yung mga resources natin are reliable. Hindi basta-basta magkakalat lang tayo ng mga news, na mga maling-maling mga misconception about COVID-19. And then, let's take care of ourselves. Palakasin natin yung resistensya natin. So, alagaan natin yung sarili natin. Let's be sensitive to other people. Kasi just a quick story, meron ako na-encounter, unfortunately, hindi siya Pinoy, no? Chinese siya. Mm-hmm. And wala naman akong sa mga Chinese, Filipino Chinese natin, pero so may kailangan akong kunin sa isang lugar. Meron akong siguro mga 6, may social distancing naman. Chinese siya, naka face mask naman siya, which is, 'di ba? It's a must. Tapos na-aching siya. So pag ma-aching ka, you expect that ma-aching ka within your mask, right? Kasi nakamask na nga, so you will not spread the whatever virus that is. So ang ginawa niya, and na-shock talaga ako. Ang ginawa niya is binaba niya yung face mask niya at umaching. Oh my God. 'Di ba? That's a perfect example ng pagiging irresponsible and insensitive to, you know, the safety naman and wellness naman of other people around you. So, 'yun. So dapat let's make sure na reliable yung sources natin, resources natin, makikinig lang tayo sa mga balita na reliable, and taking care of ourselves is very important para prevent natin talaga further. Right. Tapos I think to add that, Mitch, meron ka bang i-add?
I think na-mention na ni Mara yung pinakagusto kong i-add, no? Kasi more than anything na lagi nating sinasabi na we just have to be responsible, just have to cooperate with our government and the LGUs, it should come from within, yung sa atin. And what I'm trying to say when I say that is yung resistensya, tama. Let's try to, huwag tayo masyadong praning, kasi actually kung maganda naman talaga yung resistensya mo, hindi ka ganun katakot kasi may panglaban yung health-wise, yung ikaw mismo. Okay? And all you have to do is the prevention part, yung preventive measures na magmamask and all. Pero pagka nag-take ka ng natural, you know, natural way of making yourself healthy, at saka yung resistensya mo nga ay malakas, eh yun yung pinaka-importante. Parang dapat yung pH level ng acid ng katawan mo, dapat yun yung pababain para hindi tayo susceptible sa kahit anong sakit. Kasi actually, coronavirus is, now I consider that as a flu. Parang ganon. It's SARS, it's dengue. It's just like that. Masyado lang siyang napalaki ngayon talaga kasi gawa ng effect niya. It's a pandemic kasi andami all around the world. But if you're going to think of it as something na pwede naman natin siyang maiwasan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng resistensya natin, okay naman na yun, diba? And then the other external factors na lang is, yun nga, yung LGU, yung government, yung ganito, yung ganyan. But then again, kung at least ka naman mismo sa health mo, why not? Diba? Tulungan na lang natin yung iba na maging duplicate natin, na maging careful din sila, ganito, ganyan. So yun lang. How about you, Cherry Love? Very well said. Actually, nagbigay na ako ng opinion kanina that the government is not all about what they're doing, but the government itself is us. Okay? And then like what we are doing here as well, it's not about comparing dito sa UAE. Even from the very beginning, this is just really like a good model and a structure that even hindi pa nga nagtawag nito, nag-implement masyado yung government, but the people, the residents, the locals took the step, talagang sacrificial step to really cooperate. We only heard it through social media, saw it in social media, even sa mga radio stations dito, at syempre sa mga balita all over the world, but then individually took the sacrificial step. Then the leadership ng government dito already imposed a lot of restrictions. Kasi hindi kami natatakot dito sa COVID, eh. Natatakot kami sa mga hefty fines. And I think that's also very good, no? Dyan sa Philippines, but this is not, again, way of comparing. So it's really very good to, like, you know, keep in mind already this new beginnings, the hygienic steps that we have to implement and put in our mind, like staying home, wearing masks, bring your sanitizers, hand sanitizers, and even clean your surroundings. That's very important. So any last takeaway sa ating mga guests tonight from the ulo? Hanggang apari ba yan? Or apari hanggang hulo? Mula apari hanggang hulo. Yeah, mula apari hanggang hulo. Just really quick one para sa ating mga kababayan. Just be safe, everyone. Pray pa rin and make sure na palakasin nating resistensya natin and just be sensitive to other people. Yun lang talaga. Wow, wonderful. Next, Ingrid of Visayas. Sige, Tagalog, English, yes. Visayas. Go ahead, madam. Okay. Stay safe and healthy, everyone. Never cease praying. That's the only weapon we have for now. Kasi di natin makikita yung kaaway natin, eh. And be responsible, be sensitive. Sana naman magtulungan and be considerate sa ibang tao, not just ourselves. Yun lang. Then stay at home lang talaga. All right. That's very well said. At syempre, ang ating representative sa Mindanao. All I can say is tama yon. We should have to start it within ourselves. We have to boost our immune system so we can fight off the COVID and follow protocols, and also stay at home if necessary. And what I've heard from the priest last time, he said, push. What is push? Pray until something happens.
So, ano na tayo? Okay, that's very well said. Push lang. Idagdag lang. Meron ka pa idagdag, Rosel? Wala na. Thank you. Thank you very much for your time. Really precious time na binigay niyo po dito sa Fridays with MNC. You're welcome. Please stay safe. We love you all, your families. Maura, thank you. Ma'am, also Ma'am Grid, maraming salamat from Visayas. Laban thank lang. Thank you. And so Rosel, from Mindanao. Thank you so much. Good to see you. Bye. Thank you. Wonderful evening to you guys. Thank you. Yes. Bye. Wow! Nakahinga na ako. Ano talagang alam mo yung I'm all ears dun sa mga opinion nila. Tapos kaya pala ka eh. Oo, parang feeling. Nakalimutan ko co-host nga pala ako, 'di ba? Ang tahimik ko kasi talagang nagtatrabaho. Hindi ka na nagtrabaho, pinasikip ka dito eh. Alam mo pa marami ako magpatinan mo. Oh, nag-prepare music natin. Nakikinig lang talaga ako, di ba? Kasi very intense and I like, thank you very much to our guests, no? Kasi I like how intentional they are when, you know, giving out their opinions. At saka talaga namang nagme-make sense eh. Mapapaisip ka talaga, ako nga, no? Kasi hindi rin biro na yun nangyayari ngayon eh. But yes, that's a wrap. Thank you very much. Ayan. Hi, nako. So, ikaw na mo trabaho at ikaw na lang muna kaya magano. Diba? Hindi kasi ano. Oh, ano ba yan? Sige, batiin mo na natin yung mga viewers natin. Ayan, teka, panuuri natin. Ayan. Okay, so guys, ongoing pa rin pala yung ano natin ha, yung promo natin. Ayan po. And teka lang, eto. Alam mo, Cherry Love, isa din to eh, na nakaka-dismaya kasi ang bagal ng internet talaga ngayon sa Pilipinas. Maybe it's because, alam mo na, yung internet namin dito sa Pinas ngayon is mabagal na nga, tapos ang dami pang nag-online classes na, di ba? Nag-umpisa na kasi yung online sessions ng mga class, online na lahat. So I think isa yun sa ano, yung bandwidth ng provider natin. Talagang kukulangin. So, actually, pwede lang bigyan kayo ng connection dyan from the UAE na sobra-sobra dito. We can actually do that, but I don't know what are we gonna do. Okay, huwag ka nang mangingit. Eto, naku, mag-overtime tayo ng konti, Cherry Love, kasi natulaanan mo eh. Punta na tayo sa magulong salita natin. Okay, game. Sige, direct. Showtime. Showtime. Sa ano kaya ang salita? Sige, happy birthday to Ingrid daw. Happy birthday, Ingrid! She's watching! Hindi natin siya nabati kanina. Oo nga. So, ayan naman na siya ngayon. Mababati na siya. Happy birthday! Happy birthday to you! Okay. Sige, magulong salita. Go ahead. Magulong salita. It's not showing. Hindi ko alam kung internet ko ba yan o talagang wala pa. Actually, naging slow na rin yung internet ko dito. Hawaan na pala, no? Ay, Diyos. Oo, parang COVID lang siya. Diyos ko. Ayan na, magulong salita. Cherry Love. What is that? Hold on. Okay. What is this? There are share. Grabe. Ano yan, German? Parang napaka-warrior naman itong magulong salita. Hindi lang siya magulo, kundi nakaka-worry din na, ha? Oh, how does it spell? W-O-R. My God, fail ako nito ngayon sa ating edition. Okay. Help us. Kasi, ano to eh, for me ha, kasi pag English, American English, pwede silang Worcestershire. Eh, pagka sa, ano naman, pagka sa UK English, it's Worcestershire. Okay. Kaya mo bang i-play ngayon dyan sa'yo? Teka, try ko ha. Try ko sa bagal ng internet ko. Oh, okay. Ayun, rinig ba? Hold on. Kasi parang meron dito eh. Teka lang.
Okay. Copy paste. Kasi nabagal ngayon. Kaya ba? Internet. American Worcestershire, pero pag sa UK, medyo parang Worcestershire lang to eh. Ganun lang siya. Mm-hmm. Okay. Let us actually check it here. So it says, ano daw? Hold on. Bilis kasi niya eh. Perfect. Okay. Worcestershire. Worcestershire. Okay, Worcestershire. So hindi mo kailangan buuin. Okay? Oo. Okay, so para sa ating dalawa. Sorry, Mitch. Next word, wala na kasi overtime na tayo. No kabe. But anyway, that's a good one. That's a good one. That's a good word, Direk. Thank you very much for actually choosing that word for us. Na nahihirapan lang kami, but I think we all deserve. Galit si Direk sa atin mamaya, sa totoo lang. Ito merong chlorophobia. Chlorophobia. Okay, sige game. What's that? Chlorophobia. I think this is easy. Chlorophobia. Chlorophobia. Ano ba meaning yan, Direk? The term for a fear of clowns. Whoa. Let me type. May ganun pala. Wait. Cool. Parang cool siya, di ba? Chlorophobia. Chlorophobia. Cool. Baka naman chlorophobia lang to ulit. Sobrang shortcut lang, di ba? Chlorophobia. Ganun lang. Okay. Okay. Makinig tayo. Chlorophobia. Chlorophobia. Da? Chlorophobia. Okay, di ba? Actually, we got it right. Correct? Chlorophobia. Good one. Good try. Chlorophobia. Okay, meron ba tayong mga viewers na nagano join sa atin? Madami tayong viewers. Meron tayong 10 million viewers. Kanina nasa 20 million tayo. So, very good. Oh, very improving. Aha, very improving yan. And with that, yay! Winner tayo! Yay! Okay. Okay, hindi na natin isa-isahin. Sobrang overtime na po tayo. But thank you very much for those who stayed with us. Tasi, ayan, BFF, hello! Thank you so much for watching po. Ayan, Mary Jane, hi, good evening. Thank you so much for watching. Sinache, Eleanor, Ingrid, ayan, thank you very much po. As usual, Viray, Bolivar Ricarte family, thank you so much for being here. Thank you. So, that's our wrap. Yes, maraming salamat din. Gusto ko lang pasalamatan yung mga guests po natin na last minute, but then they're actually not able to turn us down dito sa Fridays with MNC. Maraming salamat po kay Mara. Thank you for your recommendation also. Hi, Mara. Yes, and also happy birthday belated po kay Madam Ingrid of Cebu. Thank you, na-guest din siya earlier, and to Roselle of Iligan City. Thank you also for liking and sharing sa mga pages po natin dito sa Facebook. Copify Studio and Cherry Love Connecting. Okay, take it away. Wala na? We'll see you next Friday. See you next Friday, everyone. Keep safe. Next Friday. Enjoy the weekend. Bye.